Hindi ko na nanganap ang boses ko. Tsaka kung mag-aral man ako, mas magiging madali sa akin. Diba? Kasi alam ko na yung mga dapat gawin, ganyan-ganyan. Kung makuha ko na to, okay na to eh. Tsaka yung baby ko, kailangan ko ding alagaan, kailangan na hindi ko siya matulad sa akin. Na ganun yung naging, di ba? Problema sa voice. Sa voice ko. Pwede ko ipa-voice lessons yun kahit baby pa yun. Kasi ang hirap talaga yung ganito, malaki ka na, tapos... Saan ko nang babaguhin yung mga... Saka mo nang babaguhin, mahirap talaga. Ayoko matulad sa akin yung baby ko kasi baka... Alam mo kasi... Biligo na ako. Nakikita ko talaga sa kanya na gusto niyong kumanta. Inaagaw mo yung microphone eh. Tsaka ang kapal ng mukha, yung talaga nahihiya. Ano sa rocker? Gusto niya ng rock, gusto niya kahit anong kinakanta namin. Grabe siya. Hinaan niya. Naggagawa siya ng sarili niya lyrics pero yung musicality niya ang taas. Kasi kahit kakadinig pa lang niya ng music, alam na niya yung melody. Ganun siya. Sinusunod lang niya. Naghahan siya. Kaya nga parang tawa kami ng tawa kasi imagine ha, wala pa siyang 1 year old. Naghahan na siya. Yung mga tono ng kanta, ganyan. Gifted child. Grabe, tapos 3 years old siya. 3 years old. Sinusunod niya yung tono ng guitar. First time niya yun na marinig. Tapos iba yung tono niya. Ina-adjust niya yung sinusundan niya yung tono sa guitar. Tapos yung nalaman niya na may ganun-ganun. Sinasabi pa niya nung sa kaibigan na nun na, ganyan mo na. Kasi pakinggan niya muna bago siya kumanta. Ang galing talaga. Parang kaya masaya din ako kasi ganun yung, at least yung, kung hindi, kasi naisip ko, kung hindi ko man matutupad yung pangarap ko, at least napasa ko sa anak ko yung talent, di ba? Ganun. Tsaka, sayang nun ba? Kasi, nakikita ko talaga sa bata na gustong-gusto niya. Small boy one. Yung, gusto niya ng music. Ayaw niya yung mga songs na, yung basta na yung doon siya sa ilang songs pero pag gusto niya ayaw niya ipapatay, umiiyak siya. Grabe siya, umiiyak talaga siya pag may kinakanta siya tapos matatapos na yung song. 4 times na ulitin yun. Kasi pag kumakasawa siya tapos ano pa, hindi talaga siya nagsasawa, marunong siya mag-play sa magic scene. Pero hindi siya marunong mag... Ano na ba siya? 3 pa siya nun, mag-4 pa siya. Hindi siya marunong mag-press ng number kasi hindi pa niya alam kung ano yung number 1, ganyan-ganyan. Pero pag pre-press mo na yung number, ipi-playback niya. Tsaka marunong siya mag-on, marunong siya mag-operate ng CD player, tsaka ng component. Walang nagturo sa kanya. At alam niya na, makikita niya yung CD, kinukuha niya, tapos open. Tapos yung volume, alam niya. Alam niya kung saan magkakarinig ng music. Kaya sarili niyang paraan para marinig yun. Ang cute-cute talaga. Feeling niya, malaki na siya. Tapos sinasabi pa niya sa akin, Ma, bilan ako ng notebook, pencil, mga ganyan-ganyan kasi mag-aaral. Bag, kasi gusto niya mag-aaral. Tapos nagre-request pa yun ng mga CDs. Musical CDs. Ganyan. Anong mga pina-request niya? Mga ano? Yung mga sa Disney, yung mga ganun-ganun. Oo nga. Sinasabi niya taka yung High School Musical, mga ganun. Sinasabi niya talaga. Kahit yung mga classical, yung, ano nga yung Phantom of the Opera? Ay, pag yun, nanonood ng TV, yung mata hindi talaga nawawala. Pag ginaganon na yun, nagagalit. Ang cute talaga, para siyang matanda, hindi ko maintindihan yung bata niya. The Phantom of the Opera. Imagine na 3 years old pa yan. Umiiyak siya pag pinapatay niya yung music. Ganun siya kaano. Tsaka yung mga songs natin na kinakanta sa primer. Kasi yung ibang songs ng mga kasama natin, kinakanta ni Chivas. Sabi niya, kay mama yan.
Sa ganun siya.